Tuluyan na bang sisirain ng tao ang lupa? Ating alamin. Para sa sinaunang manunulat ng Biblia, napakaikli ng buhay ng tao kumpara sa pag-iral ng lupa. Sa loob ng napakaraming taon, salit salinlahi ang dumating at nagdaan. Pero narito pa rin ang planetang lupa, matatag at kaya pa rin suportahan ang buhay hanggang ngayon. Magandang araw sa inyong lahat. Sana nasa magandang kalusugan kayo lahat. Bago natin i-discuss ang topic ngayon, pakiclick ang subscribe button sa ibaba at huwag kalimutan na i-click din ang bell icon para updated ka kung may bago kaming video upload. Intro Maestro. Let's continue. Ang mga taon mula noong digmaang pagdaigdig number 2 ay tinawag ng ilan ng Great Acceleration dahil sa lawak at bilis ng pagbabagong naganap. Sa loob lang ng mga 70 taon, napakalaki na ang isinulong sa transportasyon, komunikasyon, at iba pang teknolohiya na nagdala ng walang katulad ng mga pagbabago sa ekonomiya. Natikman ng marami ang maalwang buhay na akala nila noon ay imposibleng mangyari. Samantala, halos na triple ang populasyon ng lupa. Gayunman, ang lahat ng ito ay may kabayaran. Masyado nang napinsala ng tao ang lupa at baka hindi na masuportahan ng mga siklo ng kalikasan ang buhay. Sinasabi ng ilang siyentipiko, nasa nakalipas ilang daang taon, napakalaki na ang naging epekto sa planeta ng mga ginagawa ng tao. Inihula ng Biblia na darating ang panahon na ipaghamak ng tao ang lupa. Apokalipsis 11 verse 18. Iniisip ng ilan kung ito na ang panahong iyon. Ano pa kayang pinsala ang gagawin ng tao sa lupa? May solusyon pa ba? Tuluyan na bang sisirain ng tao ang lupa? Wala na bang pag-asa ang lupa? Tuluyan na bang masisira ang lupa? Nahihirapan ng ilang siyentipiko na kalkulahin ang magiging epekto ng mga nangyayaring pagbabago. Dahil dito, nag-alala sila na baka tuluyan na ngang masira ang planeta at dumating ang bigla at di inasahang mga pagbabago sa klima na magiging sanhi pagkasira ng planeta. Kung halimbawa ang West Antarctic Ice Sheet, naniniwala ang ilan na kung magpapatuloy ang global warming o ang pag-init ng lupa, tuluyan ang matutunaw ang mga yelo sa karagatan. Karaniwan ang nasasangga ng susunang yelo ang sinag ng araw, pero habang numinipis at lumiliit ang mga yelo, mas nalalantad sa araw ang karagatan. Mientras umiinit ang karagatan, lalong natutunaw ang mga yelo. Ang siklong ito ay magtutuloy-tuloy. At dahil dito, tataas ang level ng tubig sa dagat na maaring maging kapahamakan sa dadaang milyon taon. Iba't ibang estratehiya ang pinanukala para lutasin ang umano'y planetary emergency na kinakaharap natin ngayon. Isa sa mga ito ang tinatawag na sustainable development, ang patuloy na pagpapaunlad sa kabuhayan at lipunan nang hindi sinasait ang yaman ng lupa. Kaya ang kinukonsumong yaman ng lupa ay dapat na limitado lang sa kaya nitong i-produce. Ano ang resulta? Nakakalungkot kung paanong lubog sa utak ang ekonomiya ng mundo, patuloy ding nagkapatong-patong ang utang natin sa kalikasan. Hindi makarecover ang planeta dahil mabilis na inuupos ng tao ang likas ng yaman nito. May magagawa ba? Tapat ang sinabi ng isang eksperto sa ekolohiya. Ang totoo, wala tayong anumang clue kung paano matagumpay na iingatan ang planeta. Ito mismo ang sitwasyong inilarawan ng Biblia. Hindi sa taong lumalakad at magtuwid man lamang ng
kanyang hakbang. Jeremias chapter 10 verse 23. Gayunman, tinitiyak sa atin ng Biblia na hindi hahayaan ng Diyos na babangkaruti ang kalikasan. Mababasa natin sa Awit 115 verse 16. Ang lupa ay ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao. Oo, ang ating planeta ay isang mabuting kaloob o regalo mula sa ating Ama sa langit. Pansamantala lang ba ang regalong ito ng Diyos? Na para bang may expiration din? Siyempre, hindi. Pinatutunayan iyan ang likas ng disenyo ng ating planeta. Detalyadong sinasabi ng aklat ng Biblia ng Genesis kung paano napakahusay na ihinhanda ng Diyos ang lupa. Inilarawan ng lupa sa pasimula ay walang anyo at tiwangwang at may kadiliman sa ibabaw. Pero espesipikong binabanggit na ang planeta ay may tubig na napakahalaga sa buhay. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Tumagos sa atmosfera ang sinag ng araw at nagkaroon ng liwanag sa lupa sa kauna-unahang pagkakataon. Saka inuulat ang tungkol sa tuyong lupa at mga dagat. Sumunod, sumibol ang damo, pananim na nagkabinhi ayon sa uri nito at mga punong kahoy na nagluluwal ng bunga. Kaya naihanda ang lahat ng kailangan para sa mga proseso at siklo na napakahalaga sa buhay, gaya ng photosynthesis. Ano ang layunin ng gayong napakadetalyadong paghahanda? Inilarawan ng sinaunang propetang si Isaias ang Diyos bilang ang isa na tagapag-anyo ng lupa at may likha nito. Siya na nagtatag nito ng matibay na hindi niya nilalang na walang kabuluhan na nag-anyo nito upang tahanan. Maliwanag, layunin ng Diyos na ang lupa ay maging tirahan ng tao magpakailanman. Nakakalungkot, halos sirain na ng tao ang magandang regalo ng Diyos. Pero hindi nagbago ang layunin ng mailalang. Isang lingkod ng Diyos noon ang nagsabi, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak man ng sangkatauhan na magsisisi. Siya ba ang nagsabi niyon at hindi niya gagawin? Ang totoo, malapit nang kumilos ang Diyos upang ipahamak yaong mga nagpahamak sa lupa. Apokalipsis chapter 11 verse 18. Sinabi ni Jesucristo sa kanyang kilalang sermon sa bundok, maligaya ang mga mahinaong loob, yamang mamanahin nila ang lupa. Sa sermon din iyon, binanggit ni Jesus kung paano ililigtas ang lupa para huwag itong mapahamak. Tinuruan niya ang kanyang mga tagasunod na magdasal. Dumating nawa ang iyong kaharian, mangyari nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Oo, isa katuparan ng kaharian o gobyerno ng Diyos ang layunin niya para sa lupa. Matthew chapter 6 verse 10. Ganito ang sinasabi ng Diyos tungkol sa malalaking pagbabagong gagawin ng kaharian. Narito, inagawa kong bago ang lahat ng pagay. Papalitan ba ng Diyos ang lupa ng isang bagong planeta? Hindi. Wala namang mali sa paggagawa ng Diyos sa ating planeta. Sa halip, pananagutin ng Diyos ang mga may gagawa sa krisis na nangyayari sa lupa. Aalisin niya ang mga nagpapahamak sa lupa. Walang iba kundi ang sistema at pamahala ng tao ngayon. Papalitan ito ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Ibig sabihin, isang bagong gobyerno sa langit ang kaharian ng Diyos, ang mamamahala sa lipunan ng masunuring mga tao sa lupa. Apokalipsis chapter 31 verse 1. Para makarecover sa pagkabagkaroti ng kalikasan na gagawa ng tao, ang Diyos ay muling maglalaan ng pundo. Wika nga.
Ganito inilarawan ng salmista at gawin ng Diyos. Ibinaling mo ang iyong pansin sa lupa upang mabigyan mo ito ng kasaganahan. Lubha mo itong pinayayaman. Dahil sa magandang klima at higit sa lahat, sa pagpapala ng Diyos, ang lupa ay magiging paraiso na magbubunga ng saganang pagkain. Isinulat ni Pairilal, kalihim ni Mohandas Gandhi, ang yumaong espiritual na leader ng India, ang mismong sinabi nito, kaya ng lupa na sapatan ang pangangailangan ng bawat tao, hindi ang kasakiman ng bawat tao. Para malutas ang ugat ng mga problema, babaguhin ang kaharian ng Diyos ang saluubin ng mga tao. Inihula ni Propitang Isayas, nas pamamalaan ng kaharian, hindi sila mananakit o maninira man sa isa't isa o sa lupa. Sa katunayan, milyon-milyong mula sa lahat ng kultura at antas ng pamumuhay ang natututo na tungkol sa mataas ng mga pamantayan ng Diyos. Sila ay tinuturuan na ibigin ang Diyos at ang kapwa, maging mapagpasalamat, alagaan ang kapaligiran, ingatan ang likas na yaman, at mamuhay ayon sa layunin ng Maynila. Inihanda sila para sa buhay sa isang paraisong lupa. Hindi hahayaan ang Diyos na tuluyang masira ang napakagandang lupang ito. Ganito nagtapos ang ulat ng paglalang sa Genesis. Nakita ng Diyos ang bawat bagay na ginawa niya at narito, iyon ay napakabuti. Talagang hindi hayaan ng Diyos na tuluyang masira ang napakagandang lupang ito. Nakakatuwang malaman na nasa kamay ng ating mapagmahal na maylalang ang kinabukasan ng ating kahitan. Nangangako siya, ang mga matuwid, ang mamay-ari ng lupa, at tahanan sila roon magpakailanman. Mapabilang ka sana sa mga matuwid na magsasabing ang lupa ang kanilang tahanan magpakailanman. Maraming salamat sa panonood, kaibigan. Sana na-enjoy at nakakuha ka ng aral sa video ito. Please click like and share to help our channel. Kung hindi ka pa subscriber sa channel namin, pakiclick lang subscribe button below. At huwag kalimutan na i-click din ang bell icon para updated ka kung may bago kaming video upload. Bye-bye!